stormy sea.
Salamat, salamat, ina naming banal. Kapiling si Jesus, kalong ng iyong kamay. Kagandahang loob mo'y namamagitan. Hele ang ginawa at kaligayahan. Awa't habang sa iyong larawan, kumakandili o inang mapagmahal. Bukas palad ka sa nangangailangan, karamay ng nakalupaypay na bayan. Salamat, salamat, Jesus, kalong ng iyong kamay, kagandahang loob mo'y namamagitan. Hele ang ginawa at kaligayahan. Mata mo'y tuon sa aming kahirapan, parating nyo'y sa klolo sa sandigan. Sa'yong malasakit inang nagmamahal, binabakas mo pag-asang sisilong. O ina, dinadakila ka ng tanan, sa kawalang pag-asa ika'y karamihan. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kawakan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, kasalan sang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-apat na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa misang ito.
ang inyong mga intensyon kayang narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, tayo po, sabi pa ng propita, ay tinatawag na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at gusto niya na ibalik ang kanyang bayan sa kanilang lupang hinirang. Kaya makalimot man ang ina sa kanyang anak, hindi makakalimutan ng Diyos ang lahat. Kaya sa ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na lahat ng kanyang ginagawa ay ang gawain ng Diyos na Ama. Kung paano nagbibigay buhay ang Ama, ganun din ang anak. Sa ating buhay, magkakaroon tayo dapat ng isang pagkilala sa Diyos ng buhay at Diyos na nagbibigay ng buhay. Sa kawalan natin ng pagpahalaga sa buhay, sa kawalan natin ng pagkilala sa Diyos na kumikilos pa sa ating buhay. Sa panahon na tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto. Sapagkat papatnubayan sila noong isang nagmamahal sa kanila. Sila'y iyahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo
mula sa Hilaga at sa Kanluran, gayon din sa Sibene sa Timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na silumang ako pina nanaligan at di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus,
dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi kumahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang pangaralan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbibigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbibigay buhay. Bibigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalalabingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at ang lahat ng masamay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kahit matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayong Miyerkules, una sa lahat, ay ating alalahanin ang ating Poong Hesus Nazareno. Atin ding gunitain ang mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklulo. Ang tema po natin ngayong Miyerkules sa ika-apat na linggo ng Kwaresma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus Nazareno ay ang tungkol sa gawa ng Diyos. Ang Diyos, upang siya'y tunay na Diyos, ay magbigay ng kanyang katangian na siya lang. At yon ang kanyang pagiging tagapaglikha. O siya'y gagawa ng kakaiba na gawain na tinatawag nating himala. At simula pa sa pagkalikha ng mundo, nilikha ng Diyos ang tao na maging kanyang kawangis. At bilang kawangis at larawan ng Diyos, kamandilikha din
naglilikha din ang tao. Pero kakaiba ang ginagawa ng Diyos. Una sa lahat, ang ginagawa ng Diyos ay ang paggawa ng matuwid, ang paggawa ng ganap na buhay. Kaya noong nagpasya ang tao na ang kanyang sarili ay kanyang sundin sapagkat natukso ng Diablo, nagsimula ang paggawa ng tao at lahat ng nilikha ng Diyos na may kabutihan ay nagkaroon na ng kahinaang may kamatayan, may karapukan, may hindi kaganapan. Kaya sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 49, verse 8 hanggang 15, o tinatawag na Diotiro Isaiah, ang ating Panginoon ay may gawa. Hindi na siya ang tagapaglikha. Siya ay tagapagligtas. Ililigtas niya ang kanyang bayang hinirang ng Israel at dalhin sila sa kanilang sariling bayan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng tagapagligtas. Ito ay dahil ayon pa sa Salmo 104, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kanya pong ginagawa ang lahat at ginaganap ang lahat. At itong pag-ibig na siyang kapangyarihan, na siyang nasa pinakapunot dulo ng lahat, kaya naglikha ang Diyos, kaya niligtas niya tayo, at tayo'y ibalik sa Kanya, o tinatawag na tsuba, babalik sa Kanya. Tayo ay kuminsan nakalimot na. Nakalimot man ang tao sa sariling kapwa. Sabi ng Diyos na kahit ang isang ina makalimot man sa kanyang anak na kanyang iniluwal, ang Diyos ay kailanman hindi malilimot. At dahil dito, siya ay gagawa. At ang kanyang paggawa, dahil nalikha na niya ang lahat, hinayaan ang tao na ipagpatuloy ang kanyang gawain, ang kanyang ginagawa ay ang kaligtasan para sa lahat. Ang kaligtasan ay dala ng anak ng tao o Mesiyas na atin pong napakinggan ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, verso 17 hanggang at 30, na kung saan ang Diyos na Ama na sa kanyang paglikha, kanya pong nilikha na may buhay ang lahat ng may buhay. At dahil doon, ang bawat may buhay ay dapat titingnan, igalang, at itaguyod na biyaya ng Diyos ay hindi na gaanong ginagalang, hindi na kinikilala, at hindi na itinataguyod ng tao. Kaya napahamak ang buhay. At dahil napahamak ang buhay, ang tao ay nagiging kalaban sa Diyos dahil siya ay nagiging necrophilia. Necrophilia mula sa salitang necro, kamatayan, philia, ang gusto ng kamatayan. Ang mga tao ay nagpabaya na at marami pang gustong pumatay para lang sa kanilang sariling kapakanan. Dito nating tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 7 at sumusunod, na ating Panginoong Isus ay gumagawa na siya ng mabuti. Gumagawa siya ng mapagligtas na himala. Kanya pong pinadilat ang mga mata ng mga bulag. Kanyang binigyan ng kapangyarihang maglalakad ang mga pilay. Ang mga bingi at ang mga utal ay makapagsalita na. Ang mga paralitiko ay makalakad na. Ngunit ang tao na sa mga
nasasalamin ng mga namumuno ay gustong patayin ang ating Panginoon. Kaya itong Ebanghelyo San Juan Kapitulo 5 verse 17 ay siyang pagpapahayag ng ating Panginoon na sa kabila ng iniisip ng tao, sa kabila ng gusto ng tao na pumatay at hindi na gumagalang sa buhay, ipapahayag pa rin ng Diyos na siya ay magpapatuloy sa gawain ng Ama. Ang gawain ng Ama ay pagyabungin ang buhay. Yayabong ito upang magkaroon ng kaganapan. Kaya sinasabi sa ating Panginoon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasiyasya. At ang lahat ng mga nakikinig sa turo ng Panginoon na tinatawag na mabuting balita o ebanghelyo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Ang lahat ng mga sumasang-ayon at tumatalima sa kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay pagbigay proteksyon sa buhay ay siyang magkaroon ng buhay. At kung mayroon mang mamatay, ang ating Panginoong Hesukristo ay may kapangyarihan na ang lahat ng may ang mga lahat ng na mga namatay, namatay man ito, magkaroon rin ng buhay sapagkat kung ang Ama ay bumubuhay, ang anak din, ibig sabihin ng ating Panginoong Nazareno, ay magbibigay buhay din sa nais niyang bubuhayin. Binuhay niya si Lazaro. Binuhay niya ang anak ni Jairus. Binuhay niya ang mga patay. Siya mismo ay nabuhay muli upang ipahayag gaano kadakila ang buhay na biyaya ng Diyos. Dapat din tayong mapahalaga nito o magiging pro-life. At kung tingnan po natin ang mga nakaraang administrasyon, napakarami pong namatay sa hindi makatarungan na paraan. Magpahanggang ngayon, hindi pa sila nabigyan ng katarungan, ang mga tao ay parang hindi na rin tumitingin ng katarungan. Ang kanilang tinitingnan ay sarili na lang. Panahon na siguro na tayo magising na mayroon tayong Diyos ng buhay, nagbibigay buhay, nagliligtas sa buhay, nagbibigay ng buhay na ganap at ikasiyasya. Panahon din na ating pahalagahan ang buhay ng bawat isa. Kailan pa ninyo tingnan ito? Kung kayo na rin ba ay napahamak o membro ng iyong pamilya ang mapahamak, na tayo'y pabaya na lang at hayaan natin ng ilan na pumatay at kikitel ng buhay na ang Diyos lamang ang siyang may-ari nito. Dapat tayong magkaisa para sa pagtataguyod ng buhay sapagkat ang gawa ng Diyos ay ang pagpayabong at pagpapaganap sa buhay. Kung tayo ay magkaroon ng kaganapan ng buhay, dapat kilalanin natin ng Diyos ng mga buhay, hindi sa mga patay. Ang ating Panginoong Nazareno ay mabuhay muli. Kaya itong 40 na araw na paghanda o kwarisma ay para sa paghanda sa pagkabuhay muli ng Panginoon. Pahalaga natin ang buhay sapagkat kung tayo nagpapahalaga nito, tayo'y nagpapahayag gaano kahalaga ang Diyos ng buhay at may buhay tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Ito dapat ang ating isa puso dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya mayroon tayong biyaya ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa lambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at panampalataya upang makasunod sa kanyang kalooban at atin pong itutugon, Ama, ikaw ang lahat sa amin.
Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalin sila sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. At inawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong gabis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama. Aming andok ang tinapay at alak na ito, andok ng iyong bayan sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ito, naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa pagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay nga marapat ni kayo aming pasalamatan sa Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitampok ang kinamas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa namang yan sisiawit ng papuri sa mga pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay smita ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy dapatin kaming lahat na makasara siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanasi, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kabayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin yung kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tabang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinudulot para sa aming kagalingan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kay narito sa loob at sa labas ng lambana ng itim na nasarina ng Quiapo kay mga naugnay smitani ng live streaming sa betbang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin na dinggin ng Kong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang tumulong at nagbigay ng donasyon upang makatulong ang Quiapo Church sa mga mahirap,
Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon sa misang ito. Ang Diyos ay nagpapatuloy sa kanyang gawa ng dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Mag-ibigan at magmahalan tayo. At ang Diyos ng pag-ibig ay nagpapatuloy sa kanyang paglikha ng panibagong kultura sa panibagong panahon. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari pa lamang itas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisyon ito na way malalang pangakulan sa binyag na ikaw, iklang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.